How do we deal with my household chores? Tara, pag-usapan natin. Nice ko lang ibahagi ang ilan sa mga pamamaraan ko upang mas magkaroon tayo ng pahinga at matapos ating mga gawain bilang isang kasambahay. Although, alam kong hindi naman tayo pare-pareho ng sitwasyon, kalagayan at mga gawain ay nais ko pang magbahagi na kahit paano ay makatulong sana. Ako bilang kasambahay, may 9 na miyembro ng pamilya na pinagsisilbihan, ngunit lahat naman na sila malalaki na. In short, wala naman ako alagain. May 3 palatagang bahay, all-around kasambahay, at lamkita ng 1,600 reals kada buwan. Una, magkaroon ng daily routine sa iyong sarili. Halimbawa, stretching, maligo muna bago magtrabaho, self-affirmation, nasa ganun ganahan tayo. Pangalawa, gumawa ng do-to list today, or kahit isa-isip na lang, kung ano man yung mga trabaho na dapat mong matapos ngayong araw. Halimbawa, pagluluto, paglalaba, linis ng buong kabahayan, nagbilig ng halaman, sa garden, o may ibilin na dapat mong gawin ngayong araw. Pangatlo, pagbalanse ng oras, dapat may oras tayo ng gising ng sa ganun magsimula ng maaga at makatapos ng maaga. May kasabihan nga, daig ng maaga ang masikap. Pang-apat, oras ng trabaho. Ibig sabihin, kung oras ng trabaho, trabaho lang. Huwag mo nang samahan ng iba pa, katulad ng paggamit ng cellphone. Kung maaga kang makayari sa trabaho mo, may oras at pagkakataon para dyan. Saka ka na magbabad pagkatapos ka na sa gawain. Pang-lima, pagkukusa sa trabaho. Mas nainam na yung magusa tayo, yung hindi na dapat ituro o kung ano ang dapat mong gawin. Mas mapapadali pa ang trabaho mo basta alam mong tama naman ito. Plus, tutuwa pa sa'yo ang amo mo. Pang-ani, palugit o araw kung kailan mo dapat linisin o maglinis ulit. Nang sa ganun, hindi ka rin masyadong pagod. Lalo na kung hindi naman masyado marumi. Halimbawa, pagpapalit ng bedsheet, paglinis ng ref, pagsasayos ng mga cabinet, pag-is-is ng mga nangitin na tiles, pagsalansa ng mga nagulong gamit, pagpupunas ng dinding, pagkaplansya, at marami pang iba. Laging tandaan, ano man ang sitwasyon, kalagayan mo, at kahit nasaan ka man, magkaiba man tayo, ngunit masasabi ko, meron tayong iisang nitiin sa buhay. Kung bakit tayo nagpagsapalaran sa ibang bansa, yun ay para sa pamilya natin, para sa inabukasan na inibigay natin, para sa ating mga anak at pamilya. Thank you for watching. Don't forget to subscribe. Let me tell you a little something.